Ikaw ba ay naniniwala na mayroong mga alien? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa nadiskubring punyal sa loob ng kabaong ng isa sa mga hari sa bansang Egypt. Ang misteryosong sandata ay sobrang ganda at ito rin ay sobrang kakaiba. Ang mga sandatang kagaya nito ay bibihirang makita dahil bihira lang ang mga gumagawa ng ganitong sandata, lalo na sa panahon ngayon na puro baril ang ginagamit dahil sa sobrang dali makakitil ng buhay ng baril kesa sa mga ganitong sandata. Pero bago natin simulan ang istorya, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Pindutin mo na rin ang bell button para updated ka sa mga bagong video dito sa aking channel. Noong 2014, isang aerial archaeologist ang may napansin na kakaibang imahe ng isang lugar sa bansang Jordan. Nagulat sila nung inaanalisa nila ang lugar ay sobrang taas ng bakal o sobrang daming bakal sa paligid. Habang naghuhukay ang mga archaeologists, napansin nila na parang may nabubuong isang lugar at ang paligid nito ay gawa sa mga bakal at merong itong mga imahe sa paligid. Ang misteryo ay nagmula sa lugar ng mga hari sa Egypt. Madami ng mga libingan ang nadiskubre sa bansang Egypt. Halos lahat ay may mga ginto sa loob ng libingan. Pero isa daw ang libingan ng haring si Tutankhamun sa may pinaka nakakamanghang discovery sa lahat. Dahil noong nadiskubre ang libingan niya, ay ang kabaong niya sa loob ay sobrang daming gem o hiyas at mga iba't ibang alahas, kasama din dito ang punyal. Ang sabi nila, ang punyal daw ay gawa sa bakal. Pero ayon sa mga eksperto, si Haring Tutankhamun daw ay nabuhay sa panahong hindi pa nadidiskubre ang mga bakal at tanso. Kaya ang tanong, paano daw nagkaroon si Haring Tut ng bakal na punyal kung hindi pa nadidiskubre ng tao noon ang bakal? Ang isa daw sa mga maaaring makapagbigay linaw kung saan talaga gawa ang punyal na ito ay base sa isang tablet o isang bagay na mayroong mga sulat. At ayon sa mga eksperto, ang tablet daw na ito ay mula sa tatay niya. At base sa nakasulat sa tablet, ang hari daw ay binigyan ng isang punyal na gawa sa bakal. Regalo daw ito sa kanya. Ang tanong, sino ang nagregalo sa hari ng isang punyal na gawa sa bakal ngayong wala pa namang nadidiskubring bakal noong panahon ng mga Ehipto? Kung inyong mapapansin sa mga ancient discovery, ay halos mga ginto ang laman ng mga kabaong, dahil noong panahon nila puro ginto lang ang gamit nila dahil wala pang mga bakal noong panahon nila. Habang nagtatalo ang mga eksperto kung saan ba talaga nagmula ang punyal, isang eksperto sa sandata ang may napansin sa punyal. Ang punyal daw ay hindi kinakalawang kahit sobrang tagal na ng panahon ang lumipas. Ang punyal ay may tanda na 3,000 years old. Kung talagang bakal nga daw iyon, dapat daw ay kinalawang na iyon kahit konti man lang. Subalit, ang sandata
ay hindi man lang kinalawang kahit kaunti. Kung inyo mapapansin sa larawan ay sobrang nakakamangha ang itsura nitong punyal at tunay na nakakamangha ang pagkakapanday sa sandata na ito. Ayon sa eksperto, wala daw sino man ang may kakayahang makagawa ng isang purong bakal na sandata noong unang panahon dahil wala pa namang nadidiskubre ang mga tao na bakal noong unang panahon. At doon na sila nagsimulang mag-isip kung saan nga ba talaga ito nang galing. Kung hindi daw ito galing sa planetang Earth, marahil ay galing daw ito sa kalawakan. Totoo nga bang gawa ito ng mga alien? Totoo bang nakapunta na ang mga alien dito sa mundo natin? At totoo kayang nagkaroon ng magandang ugnayan ang mga alien at ang tao, kaya niregaluhan si Haring Tutankhamun ng sandata na gawa ng mga alien? Kaibigan, kung alam mo ang sagot kung totoo nga ba gawa ito ng mga alien o gawa lang ito ng mga tao, mag-iwan ka ng komento sa ibaba ng video.